everyone, good morning, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon part 2 dito sa action natin sa mga kandidata natin na lumahok sa Miss Universe. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo, syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. So kahapon nga, tinalakay ko yung mga kandidata na ipinadala natin sa Miss Universe na kung saan naman talaga na umariba ng bonggang-bongga sa Miss Universe. At natapos nga tayo kay Maxine Medina noong Miss Universe 2016. And then, ito na syempre yung part 2. So, after Maxine Medina na naka-top 6 sa Miss Universe na talaga naman, ay nako, binash pa ng lahat ha. So, eto na, ang sumunod, Rachel Peter. Yes, Rachel Peter, galing siya sa Miss World Philippines. And then, yung sumali siya dito sa Binibining Pilipinas, siya nga ang tinanghal na Miss Universe Philippines noong 2017. Na masasabi ko naman na, oh my God, talaga, yung lumabas siya ng Miss Universe, sobrang kabado ako sa kanya. Kasi, ando doon, di ba, yung parang meron siyang stage pride na tinatawag na parang nag-hold back siya lagi kapag titignan mo. Pero, ito rin yung masasabi kong pinaka-sexy na ipinadala nating Miss Universe. Kung si Maxine Medina, isa sa mga tinuturi natin na pinakamagandang oriental beauty, ito naman si Rachel Peter ang masasabi ko na pinaka-sexy na ipinadala natin sa Miss Universe after Nina Richie Alagao, di ba? Kasi talaga masasabi ko, oh my God, love legend talaga. At nakita naman ninyo ang kasexyhan. So, yon. Magaling naman kasi para sa akin, talaga namang lumaban pa rin ang Rachel Peter. Pero ang pinaka-nakakaloka, yun nalagay siya sa wildcard. Kung etong si Ariella Arida ay voting system, kaya nakapasok sa Miss Universe Top 16, eto si Rachel Peter, talaga kinabahan ako. Kasi tinawag niyo sa, by grouping pa noon, di ba? So, tinawag na yung Asias and Africa candidates, lahat na ng continent na tawag na. So, dito na sa wildcard. So, dito na tawag si Rachel Peter. Kaya naman talaga yung reaction ko noon, ay naloka ako ng bonggang-bongga. Sa evening gown, actually, doon mo mapapansin na medyo nag-hold back talaga si Rachel Peter pag naglalakad sa entablado. Kasi, ramdam mo sa kanyang pasarela. But, siyempre, talaga namang kabog talaga yung katawan niya kaya pumasok to sa top 10. Pero nang hinayang ako pagdating sa evening gown kasi ang ganda-ganda ng cut ng gown niya. Sobrang sexy, panalo, at hindi lang niya talaga nabigyan ng bonggang-bonggang presentation. Pero kung nabigyan niya ng bonggang-bonggang presentation, kaya ni Rachel Peter pumasok sa top 5 ng Miss Universe. Yes! Yun talaga nang hinayang ako doon. Kaya hanggang top 10 lang yung lola mo. Ayun nga, si Demily Peter ang nagwaging Miss Universe nung batch nila. Diba? From South Africa. And then, eto na. Punta naman tayo sa 2018. Siyempre, after Rachel Peter, siyempre, nawindang ang mundo dahil sumali nga ang top 5 ng Miss World sa Miss Universe Philippines. Ito nga, wala nang iba kundi si Miss Catriona Gray. Yes, talaga, ito talaga. Pinaghandaan talaga ni Catriona ang pagsali niya dito sa Miss Universe. At ang na-remember ko kay Catriona, pagdating pa lang niya dito sa Bangkok, talaga namang pinagkaguluhan na siya sa airport. Yung alam mo yun, yung lahat ng kandidata na kasabayan niya na nag-arrive dito sa Thailand, ay parang si Catriona ang pinagkaguluhan. Sobrang grabe. At
kung ako yung kapwa niya kandidata. Oo nga naman, naiintindihan ko si Miss Colombia doon sa sinabi niya na eh nag-a-arrive pa lang naman siya, padating pa lang siya sa Dusit Hotel eh. Kala mo Miss Universe na siya kasi may mga bodyguard na siya. Eh paano naman kasi dinudumo talaga si Catriona Gray ng kahit sinong tao. So ganun kabongga si Miss Catriona Gray. Kaya talaga naman, sino ba namang aayaw na organization kay Catriona? Pero hindi lang naman dahil doon kung bakit nanalo si Catriona Gray. Nakita ko na talaga naman, oh my God, grabe ang paghahanda ni Catriona. Grabe yung presensya niya. Yung grabe yung confidence level niya. At saka, syempre, ang pinaka naloka tayo nung preliminary competition kung paano dalhin ni Catriona Gray yung sarili niya sa swimsuit competition. O, diba? Yung, ano ba yan? Slow motion move niya talaga na masasabi ko, oh my God, remarkable yun sa lahat. So, yun na yung sign. Doon pa lang sa preliminary competition, talagang kita na ay Catriona Gray to. And then, nandoon din talaga yung evening gown ni Catriona Gray na yung color orange, ay nako, ang bongga niya doon. But, syempre, nag-level up ang Catriona Gray noong competition ng Coronation Night ng Miss Universe. Ayun nga, nanood ako ng live noon. Hindi ko lang ma-feel masyado kasi kamamatay lang ng nanay ko, wala pang isang buwan. So, talaga yung puso ko naghahalong lungkot at saya. Pero, nandoon ako na syempre, nanghinayang ako sa momentong yon. But, nanood ako ng live noon. Sobrang grabe, sobrang naloka ako sa pagkapanalo ni Catriona Gray. At yun nga, syempre, dahil nanalo tayo ng Miss Universe at noong 2018, after 2015, kung iisipin mo, talagang yung pangarap ko na sana naman makanood ako ng Miss Universe na nanalo ang Philippines. O, diba? Dati nung bata ako, dream ko yun eh. So, natupad yung pangarap na yun. Kasi mismo nung 2018, nanood ako doon sa venue talaga ng Miss Universe. At doon, kinurunahan ang Miss Philippines. Ah, diba? So, talagang masasabi ko sa iyo na ang pagiging follower ko sa Miss Universe ay fulfilled naman. Dati, ang pangarap ko lang ay makakita ng binibining Pilipinas candidates. Tapos, nagkaroon ako ng kaibigan na binibining Pilipinas winner. Ayun na si Mafia Yunon. Plus, nandoon din na ay nako, nakalapit ako sa lahat ng kandidata. And then, ayun nga, yung pangarap ko na sana naman sa buong buhay ko, makakita naman ako ng Miss Universe. At ang una-una ko nakita Miss Universe si Demi Lee Peter na masasabi ko, oh my God, sobrang ganda naman talaga ni Demi Lee Peter. Hindi siya ganun katangkadan, pero yung beauty na meron siya, nakakaloka. And then, plus nandoon yung pangarap ko na makita ng dalawang mata ko na, alam mo yon na tinatawag ang nanalo ay Philippines at natupad pa rin yun. O, diba? So, yun. Kaya naman talaga remarkable sa akin ang pagkakapanalo ni Catriona Gray sa Miss Universe. Pero, syempre, kung ikukumpara ko si Pia Wurtzbach at Catriona Gray, parehas ko silang gusto. Kasi, syempre, after 42 years or 46 years, binasag ni Pia Wurtzbach yung pagkakatalo natin sa Miss Universe na sunod-sunod na taon na umabot ng 42 years. And then, si Pia Wurtzbach ang nagbalik sa atin noon. At thanks kay Pia Wurtzbach kasi natupad ang lahat ng pangarap ng mga bakla. O, diba? Na magkaroon tayo ng Miss Universe after Margie Moran and Gloria Diaz. So, andun doon pa na nasundan pa ni Catriona Gray. So, yun. At, syempre, after Catriona Gray, mataas. Yun nga. So, syempre, ang taas na expectation natin for the back-to-back win noong 2018 saka 2019. Dahil ang ating pambato, talaga namang masasabi ko naman, Diyos ko, kung pag-uusapan ang ganda, si Gasini ang isa sa mga pinakamagandang kandidata na ipinadala natin sa Miss Universe. Sa totoo lang, ganda ng mukha, perfect, sobrang panalo. Pero syempre, ang taas ng expectation sa kanya ng mga Pinoy at ang laki ng paniniwala na mananalo siya sa Miss Universe at kaya niyang mag-back to back. Ayun, medyo nadismaya tayo kasi sa performance na ipinakita ni Gasini, ayun naman talaga yung masasabi ko na parang na-windang ako doon nung araw na yun kasi parang hanggang sa pagpapakilala lang talaga si Gasini Ganados. Ano ba yung opening speech? Ayun, tapos after nun wala na, natanggal na siya. Marami nang hinayang kasi sayang hindi nakita doon sa imsuit round, sa evening gown.
eh wala tayong magagawa, eh rules ng Miss Universe yun, eh hindi ganun katindi yung kandidata natin, so wala talaga tayong magagawa doon. At masasabi ko na walang back-to-back na magaganap. From the beginning pa lang, sinabi ko na hindi kaya ni Gasiniganatos manalo doon. Kasi the way kung paano siya magsalita, parang minsan hindi siya sigurado doon sa sarili niya. Magaling naman, marunong naman, pero hindi to the point na parang masasabi mo, pang Miss Universe talaga yung sagutan. Doon pa lang huli mo na eh. So, yun, nakakapanghinayang lang kasi nag-e-expect tayo na sana kahit hanggang sa swimsuit competition and then evening gown competition, kaso wala na, hindi na siya umabot doon. But, of course, this is a competition. Wala naman tayong magagawa. Rules is rules. Sabi nga gano'n, di ba? So, yon. Kaya naman nung 2020, maraming naloka sa pagkakapanalo ni Rabia Mateo. At ito na rin yung time na, yung kay Gasini, nagbablog na ako nun eh. So, ito na. Talagang naloka talaga yung lahat. Kasi biglang nanalo nga si Rabia Mateo as a Miss Universe Philippines. Ang kauna-unahang Miss Universe Philippines after mag-separate nito sa Binibining Pilipinas. So, syempre, ang taas din ang expectation kay Rabia Mateo kasi sa galing din sana magsalita ni Rabia Mateo. Saka yung kumpiyansa niya sa sarili niya, talagang masasabi natin, all enough na para makalaba at makabalik tayo sa top 5 na Miss Universe. Pero wale. Kasi si Rabia Mateo, siguro sa sobrang pagod niya, nawala na siya ng energy talaga doon sa competition after niyang umiyak doon sa social media, di ba? So, marami nagre-reklamo kasi yung evening gown ni Rabia, parang hindi bagay daw sa kanya. Tapos, parang ayun nga yung pagpaparitoking nga niya ng plus nandun doon yung parang yung pasarela niya, hindi siya ganun kakumpiyansa pa. So, madaming sinasabi kay Rabia. Pero kasi, at least si Rabia umabot sa semifinals, di ba, sa top 20. Ayun din, nakakapanghinayang din si Rabia kasi sayang. Sana kung nakarating si Rabia Mateo doon sa dulo ng competition hanggang sa top 10 or pumasok man lang siya doon sa top 10, I think ang laki nung chance natin na makap-top 5 kasi kaya na ni Rabia Mateo yung kudaan eh. Kaso hindi, wala, hanggang top 20 lang, sa announcement lang din. Kung paano ang nangyari kay Magasini Ganados, ganun din yung nangyari kay Rabia Mateo. Yun. So medyo ando doon nga na parang unti-unti nahihirapan tayo dito sa competition ng Miss Universe. And then dumating nga ang 2021. So ito nga, inilaban nga natin si Beatrice Luigi Gomez. Ako kay Beatrice Luigi Gomez, kumpiyansa naman ako sa kanya pagdating sa Miss Universe. At nakita naman natin yung beauty ni Beatrice Luigi Gomez. Talaga naman, niyayanig niya talaga ang entablado ng Miss Universe sa tuwing lalabas siya. At doon talaga masasabi ko, oh my God, panalo talaga dito si Beatrice. Kung paano rumampa, kung paano makipagsabay sa mga kandidata. Pero marami pang nagreklamo noon kay Beatrice kasi sabi ganun, wala daw transition na ginagawa, puro daw smile lang. Ayun nga eh, smile lang ay pinakita ni Beatrice Luigi Gomez, pero nakita naman natin umarangkada, dinaan talaga niya sa smile, o di ba? So yun yung pagiging authentic talaga ni Beatrice Luigi Gomez. At hindi lang yun, naloka ako kasi nakarating tayo hanggang top 5 sa Miss Universe after ng mga nangyari dito kay Gasini Ganados, kay Rabia Mateo. So, naibalik ni Beatrice yung top 5 finalists natin sa Miss Universe. Diba? So, yun, bongga nun. Kahit ako, Diyos ko, nagtatalon ako sa tuwa nun. Kasi, unexpected naman natin tong si Beatrice na makakarating hanggang sa dulo ng competition. Saka ako, gustong-gusto ko yung gown ni Beatrice. Gustong-gusto ko yung ayos ni Beatrice. Gustong-gusto ko yung eksena niya nung preliminary competition. Na, alam mo yun, taas pa yung buhok niyang gano'n. Ayun talaga yung hindi ko makalimutan. Tapos pag naglakad na siya, pak, panalo talaga, di ba? So, yon. So, panalo ang Beatrice Luigi Gomez para sa akin. At ito nga, nung 2022, Miss Tisa Beauty, yon.
ang ipinadala natin sa Miss Universe. At ito nga, from Miss Earth to Universe rather, na si Celeste Cortese. Ayan, marami talaga ang nagsasabi na ko, si Celeste, ang lakas ng labas sa Miss Universe dahil sa sobrang ganda nito. Totoo naman, talagang pasabo naman si Celeste sa Miss Universe. At marami nagsasabi talaga na maganda si Celeste sa personal. At kahit ako, nakita ko siya sa personal, sobrang ganda talaga ni Celeste Cortese. Masasabi ko, wow! So, yon. At ito nga, syempre nag-expect tayo na makakarating hanggang sa dulo ng laban itong si Celeste Cortese. Pero, ayun nga, medyo nabigo din tayo. Kasi, ito talaga bumulangtang sa atin lahat. Diba? Yung preliminary competition, panalo ang kanyang pasarela sa kanyang swimsuit round. Pero marami nagsabi na, ang evening gown talaga ni Celeste Cortese na loka sila kasi hindi ganong kabongga. Yes! So, sabing ganon, pagdating daw sa coronation night, bobonggahan daw ang evening gown ni Celeste Cortese, pero walay. So, yun, nakakaloka. Walay kasi hindi na tayo nakarating sa dulo ng competition. Kasi si Celeste minsan parang ang nangyari sa kanya sa Miss Universe, alam mo yung kulang siya sa preparasyon. Sa sobrang haba-haba ng ginawa niyang pag-prepare sa Miss Universe, ayun lang naman pala yung ipapakita niya sa Miss Universe. Tapos parang nakulangan tayo dahil kulang sa preparasyon. Tapos yung gown, ayun nga, hindi pa pala nagagawa. Parang hindi pa nila alam kung ano ba ang talagang babagay kay Celeste. Ang ako nakita ko doon, dahil sa, ano, tawag dito, siguro yung advocacy ni Celeste, dahil nagpalit nga ng transformational leader, ayun yung unang-unang bahagi na kung bakit nalaglag si Celeste dito sa Miss Universe. Yung kanyang advocacy kasi hindi transformational leader na tinatawag. Kumbaga parang, di ba nagpalit nga kasi ng tagline itong Miss Universe. Dati, confidently beautiful. Ngayon, ginawa nilang transformational leader. Paano matatawag na transformational leader yung advocacy ni Celeste Cortese? Malalaglag talaga siya sa eksena. At kahit sabihin pa natin maganda ang gown na gagamitin ni Celeste Cortese nung preliminary competition, mawawala pa rin siya sa eksena kung hindi siya transformational leader. So, yon. So, hindi kasalanan ni Celeste Cortese at hindi rin yung sa performance ni Celeste Cortese, kundi dahil nagpalit ng tagline ng Miss Universe at hindi siya pasok doon sa tagline na tinatawag na transformational leader. Kaya nawala si Celeste sa eksena ng Miss Universe finally. So, ayun talaga, nawindang talaga ang lahat. Kasi, syempre, after many years na lumalaban tayo sa Miss Universe, sunod-sunod yung palo natin doon sa finally, sa top 5, at nakakuha pa tayo ng dalawang corona, bigla tayo nawala sa eksena ng bonggang-bongga. Talaga lahat tulala. Diba? Kahit ako, pinatay ko na yung TV ko. Hindi na ako nanood noon. So, yun. Nakakaloka. So, ngayon, another pambato na naman ang ipapadala natin sa Miss Universe this coming November 18. Ito nga ay si Michelle D. Yes, ang ating bagong Miss Universe Philippines. Ang sabi nila, yung iba, naku, hindi naman malakas ang Michelle D. Pero yung iba naman, naniniwala naman na malakas ang laban ni Michelle D. Ako, para sa akin, malakas ang isang Michelle D. So, abangan natin, tingnan natin kung anong mangyayari sa competition na magaganap dito sa Miss Universe kay Michelle D. And then, sana supportahan natin siya ng bonggang-bongga. Dahil, tayo din naman talaga ang tutulong doon sa kandidata natin, di ba? So, yon, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Sino nga ba ang paborito ninyong kandidata sa Miss Universe na talagang masasabi ninyo, ay nako, naloka kayo from Maxine Medina to Celeste Cortese. So please comment below para malaman ko naman kung ano namang reaction ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin regarding sa mga naging kandidata natin sa Miss Universe. So yun guys. Guys, maraming salamat po sa inyo lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like
and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi nga ganun, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! Paalam! Thank you guys!